Pwede naman, but it will take time dahil pinaglaga ko ng walang dahilan. Ginawa pa akong sample na mali. Ang liwanag naman sinabi ko, pinakiusap ko lang huwag itaas ang taxes dahil siyam na beses ang tinaas. Pag tinaas pa niya, kikita kami. Hindi na, huwag na ako dahil sobra na. Baka mamatay industriya. Eh, hindi niya naitindihan. So, hindi niya naitindihan, tinaas niya, okay sa amin. Kaya ito, lumakikita namin eh. Pinipigil ko pa para hindi na kami kumita. So, baliktad naman ginamit ako. Ayan, buhay pa si Chavit. Tanong niyo, hindi ko pinagbigyan. Tatlong beses akong ginausap, huwag itaas ng taxes. Tinaas ko, hindi ko pinagbigyan. Eh, parang masakit yung pagkasabi niya, kaya parang man akong reklamo ng tinaas niya dahil baliktad nga eh, nakinabang nga kami sa ginawa niya eh. Akala niya, hindi ko nakuha yung diyan ko pinagbigyan. Ang masama, ginamit ako ng sample na magsisino ang tao, pwede niyang itapon. Sa haba lang pinagsama namin, siyempre masamahan mo ko. Kaya hindi ako punta sa Las Vegas niya. Okay, so liwanagin ko lang, Mayor. Ang ibig sabihin nito, doon sa kanyang batas na ginawa, pabor ito sa mga local executive kasi kikita kayo dyan. Pero delikado sa industriya dahil baka hindi nila makayanan ang additional taxes. Ganun ba? Yes. Yun. Siyam na beses na hindi na kaya manufacturers. You should remember na ang size tax. Kaya naman ako nag-request dahil yun ang major industry ng aking probinsya. Yun ang pinakamalaking industriya namin. Kaya ako nakiusap, baka mamatay. Kung mamatay, mawananap po ang mga partners. Lalong mawawala ng gobyerno dahil ang gobyerno isa sa haligi ng ekonomiya natin ang excise tax, mga tabako. More than 100 billion ang kinikita ng gobyerno. Masisira yon, mawawala ng gobyerno, masira ang industriya. Ayun. So, anyway, hindi yata naintindihan, so okay lang sabi. Parang ang lumalabas dito, parang papabor sa mga local executive ang batas, pero makakasira nga sa industriya. Ang kinasasama ng loob mo, parang ipinagyabang pa ni Senator Pacquiao na gusto ko ito, walang pwedeng makabigil kahit pa si Chavit Singson, kahit kaibigan ko pa yan. Yun ang kinagagalit, kinasasama ng loob. Ginawa ka pa, parang sinampul ka na wala ka sa kanya, parang hindi mo kaya siyang pigilan. Tama ba, Mayor? Tama. Baliktad. Wow. Baliktad nga lang. Wala naman akong hirigi sa kanya. Papot. Baliktad. Hindi lang niya naintindihan. Kaya okay na sa akin yun. Hindi niya naintindihan. So, nanghihinayang din ako, Mayor, kasi alam, tagal nga ng inyong mag-partner eh. Talagang dekada kayong magka-partner sa siguro business at sa business naman ng boxing. Eh, sino ang palagay niyo? Paano kayo magkakabalikan? Anong way para kayo muling magkabalikan, magkasundo at nang maging kaibigan ulit sa tingin mo, Mayor? Well, it will take time dahil nasaktan naman ako. Pero tutulong pa rin ako sa kanya kung paano pwede ako tumulong sa kanya. Hindi na nga lang sa politics. Dahil nga, marami akong gagawin na sana para sa kanya pa. Puro para sa kanya ang ginagawa ko lang. Kaya naman, malungkot din ako na natalo siya. Pero ganun talaga eh. Ina-advise ko siya nung araw pa na huwag na lumaban. Nung bata pa siya, 36 years old, sinabi ko na mag-ipong ka ng pera mo dahil hindi tamang panahon alam buhay mo ito. At the age of 40, you will be very old as a boxer. Tanda ka na as a boxer. Hinto ka na. Eh, hindi nakinig. 44, 43 na yata ngayon. 44. 42. Ayaw mapigil. 42. Hmm. 40, matanda ka na as a boxer. Siyempre, magbabago ang reflexes mo. Oh. Eh, ayaw mo naman makinig. Tapos, ginamit pa siya yung mga bagong handler niya. May bago siyang handler na nagturo sa kanya para scripted yung ginawa. Sinakyan naman niya na hindi niya naisipihan. Well, so, ngayon nga po, natalo siya. Anong tingin mo, Mayor? Dahil tingin mo naman, kaibigan pa rin, kahit na medyo nagkahiwalay muna kayo.
kailangan na talaga. This time, kailangan talaga siya magpahinga na. Ngayon, last na yan. Parang ganun, boxing. Yes, dapat hindi na siya mag-boxing. At saka, ang buhay niya kasi, magaling siya sa boxer. Ito na pinigay ang ating Panginoon sa kanya. Bonus na nga lang, naging senador eh. Pero huwag na sana mag-ambisyon mas pataas pa ron dahil wala naman siyang experience at hindi pa siya qualified. So advice ko sa kanya, senador na lang muna para makakuha pa ng experience bago mag-ambisyon mas pataas pa ron. Well, ito medyo may pagka-personal bago ko ibigay kay balik kay MJ yung tanong. Ikaw ba ay pumusta dito sa nakaraang laban? Kumita ka ba rito? No. Noong una, pumusta ako sa kanya dahil nahabi siya eh. Aha. Pero nung nilaglag ako, binalik yung pusta dahil na-cancel yung laban nila. Hindi na pumusta. Ah, okay. So, ayan. Talagang gano'n. Anyway, si Mayor, si salamat sa oras mo. Si MJ Mundihari, yung aking partner. May mga dagdag na tanong. Partner, si Mayor. Mayor, salamat po sa pagpapa-unlock at in a short span of time ay napagbigyan niyo po ang aming request na makapanayam po kayo at medyo makulit lang sir minsan sa pag-follow. Pero sir, ganito, inaasahan po ba ninyo na gaganunin kayo ni Senador Pacquiao as a business partner and as a friend? Nagulat nga ako eh na ginawa niya yun. So, masakit yung paggawa niya dahil ginawa ko example na mali. So, napakadali niyang sabihin sana na kilala ko si Chavit, hindi niya magagawa yan. Eh, sinubo sa kanya, scripted eh. Siyakya naman niya, diliin pa. Never na nag-take advantage sa pagkatao, lalong-lalo na kay Manny. Turo-turong ginagawa ko sa kanya. Lahat ng payo na bigay ko sa kanya. So, bigla kong ilalagdag na ginawa ko sample ng masama. Siyempre, masama ang lupo, pero naisindihan ko yun dahil hindi niya naisindihan. So, okay na rin sa akin lahat yan. Sa panahon ngayon, natalo siya. Eh, kung makakatulong ko sa kanya, tutulong pa rin. Pero magda sa politics. Sir, anong implication ng recent niya, sir, na pagkatalo doon sa kanya pong political ambitions sa paparating na 2022? Well, malaking, kasi yung mga handler niya, eh gustong-gusto nila yon dahil kung manalo siya, gagamitin niyang pang ano sa kandidatura niya, ay inaasahan kasi nila, mas padali talunin kaysa Spence. Eh, yun, nabigla tayo lahat dahil nakahanda pala si Ugas. Inaabangan lang siya eh, hindi siya nagpapagod masyado. Hindi galaw ng galaw, puro apang lang. Parang ang pagkakamali naman ni Manny, nagmamadali siya. Nung maaga pa yung round, alam ko na ang delikado. Dahil hindi naman nagpapagod yung kalaban si Ugas, nakaabang-abang pa. Umang timing lang. Para si Manny, galaw ng galaw, pasok ng pasok. Kasama na lahat yan sa siguro at sa pangyayari. Okay. Mayor, nakikita niyo po ba na kumbaga, masamang pangitain niyo na natalo siya ngayon sa laban? Tapos malapit po yung filing COC, malapit na po yung eleksyon, na yun din siguro yung kahihinatnan niya kung itutuloy niya yung kanyang plano. Kasi sir, malakas po ngayon yung mga agam-agam na siya itatakbong Pangulo ng Bansa. Well, parang isang malasakit pa rin sa kanya, hindi siya dapat tumakbong presidente. Baka lalo lang mahirapan, gagastos, lalo lang mapapaya. Kaya yun nangyari sa kanya. Kaya hindi sa kanya yan siguro pwestong yan. Ako nga, bonus na nga naging senador. Pag-ibigyan na lang yan, at baka makatulong pa kaysa ambisyon pa ng mas pataas, hindi naman nararapat para sa kanya. So, bilang isang makasakit sa kanya kung may turo yung ambisyon niya, bakit naman ang senador na naroon naman ko yan. Pero kung presidente, I doubt makalalang makas. Dahil na wala yung plano nila na panalo, gagabitin sa pananalo, gagabitin sa politika na takas ang rating, na
nagsabaliktad. Mayor, so, dapat, yun po na. Medyo ano lang, Mayor, no? Kapansin-pansin lang na medyo pareho kayo ng situation ni Presidente. Kaibigan niya si Senator Pacquiao, tapos at the later part of the administration, baga patapos sa yung termino ng Pangulo, eh ayun na, bumabanat na si Senator Pacquiao. Kayo bilang kaibigan, eh yun nga, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Parang may common denominator, sir, na kumbaga, ipagkakatiwala ba natin yung bansa sa ganitong klaseng individual na yung mga kaibigan niya nga, tinatalo niya. Di ba, sir? Parang ganun yung lumalabas, sir, na kumbaga sa pantaha na may ganyong ugali si Senator Pacquiao. Hindi lang isang kaibigan, no? Wala akong masyadong masabi. Bagong talo lang siya. So, hindi ko na pwedeng dagdagan yung mga sinabi ko dahil alam ko, malungkot siya ngayon. Pero yan ang advice ko para hindi kailangan magbubuon na mahinto muna natin mga huwag niyang pakinggan yung mga so-so sa kanya. Na gusto lang kumita. Dahil isang gusto nilang tiyatanggal natin yung mga kaibigan niya noon para sila naman ang kumita. Yun yung mga nagkahapit sa kanya. So, dapat mag-irig sa mga kumikita sa kanya. Magbagong buhay na siya. Balik sa pamilya niya, huwag na masyado mag-ambisyon. Yun na payo sa kanya bilang kaibigan. Right. Sana iwasan niya yung mga nag-handle sa kanya ngayon, talagang ginagamit lang siya. Sila gumagamit sa kanya.